guys, and welcome back to my channel, Life with Mitch. Yes. At nagbabalik na naman ako sa aking pagluluto. Opo. At ang ating lulutuin ngayon ay hipon sa gata. Opo. Ayan na nga guys, ang sangkap natin ay meron tayo dyang iba't ibang panggisa. Onion, kamatis, siling green, bawang, at may talbos tayo ng kamote dyan. At syempre, yung ating hipon, guys. Ayan, mas mura-mura siya kaysa sa karne. Yes. At meron din tayo dyan, gata, syempre. At ito na nga, guys, nahiwan na natin ang mga panggisa natin. Ayan, nakaready na din ang ating mahal na laging ginagamit na kawali. Oo. At syempre, para mas mahaba-haba, pinag-iwahiwalay ko sila para may makunan akong video. Syempre. Oo, yan ang tunay. Talaga yan. Pwede ko naman pagsamasamahin sila sa isang tabi. Pero gusto ko yan eh. Oo. At ito na nga, may pa-butter naman tayo ngayon. So, butter ang gagamitin natin. Gawa ng pampalasa rin ang butter sa ating lulutuin ngayon. Pam! Hindi pa natutunaw ang butter. Magkukwento muna ako sa inyo guys. Kasi mahaba-haba yung nakikita nyo ba. Ayun. Ayan na nga. Gumawa ako ng page ko sa ating Facebook account. Baka naman mga love. Pa-follow naman ang ating page. Live with Mitch pa rin naman ang ating page. Ay nag-promote. Oo naman, para habang nagluluto. Salamat! Habang okay ng butter ay nilagyan ko na una siya ng paminta. Oo, inuuna ko talaga yan kasi mabango ang paminta or black pepper. So unahin natin ang onion, kahit ano naman, onion or bawang, minsan ganyan ako, paiba-iba. Inuuna ko minsan yung garlic, inuuna ko ang onion. So ayan, igisan natin, sige, hanggang sa tingin nyo ay okay na ang onion na medyo may kamahalan ngayon. Ayan, so next natin yung garlic. Pag nailagay na natin si garlic, ininext naman natin si kamatis at si liyam. Ganyan lang kasimple yung pagluluto or process sa aking hipon na gata. Ayan, sabi ko na nga, diba? O, siyempre, ilalas ko yung siling green. Para yan doon sa ating gata. Amaya. Pag nakita nyo naman na ayos na yung pagkakagisa ng mga bawang, sibuyas, kamatis, ay pwede na natin kita yung braso ko. O, may mga talsik, ganyan, ganyan. Mayroong aswete powder tayong ilalagay dyan, guys. Yan naman ay optional lang. Pwedeng hindi maglagay, pwedeng maglagay. Eh, meron akong aswetting available. So, naglagay ako para magkaroon ng medyo kulay ang ating hipon mamaya. Hindi naman yung puting-puti siya masyado. Yun yung purpose dyan. Ba't ako naglagay ng aswete? At ito na nga ang sariwan natin. Ilang pirasong hipon lang. Oo. At syempre, biniakbi ako din yan dyan sa likod para matanggal daw yung black dyan na mahaba. Mag-inarte. Oo. Ayan. Tapos, ilalagay na natin yung hipon. Pag nailagay na natin si hipon, halo-haloin lang natin. Sige, halo lang ng halo. At pag nakita na natin na parang nag-golden brown na siya or pula-pula, gano'n, basta kung anong kulay, basta nag-iba na ang kulay niya, ay okay na yan, guys. Kasi mamaya, iluluto pa rin naman natin siya sa gata. Oo. Ginawa ko lang yan para magkalasa ang ating hipon at medyo mabango ang ating hipon. So, igigisa muna natin sa dyan. At mamaya-maya ay pag okay na yan, lalagyan natin syempre nga pala ng Knorr seasoning. May always ako may Knorr seasoning dyan para in case nga na magluluto ako, ginagamitan ko siya ng Knorr seasoning para less na ako sa mga ibang pampalasal na gagamitin. At ang ilalagay ko nga pala dyan guys, para malasang malasa siya, since hipon nga yan ang
ko naman na cubes, nahilig ako sa cubes, ay shrimp cubes. Oo, para pag matansya nyo yung alat at hindi masyadong maalat. Tama. Ayun na yan, tumawa tayo. Kasi naka-voice over tayo, guys. Nihil talaga ako pag sabang haba ng voice over. So, yan, shake, shake, shake. At yan na nga, ayan na nga. Ayan na nga, guys. Ayan na, isinalin ko na nga siya. Oo. So, separate muna natin yan. Kasi gagamitin pa rin natin yan. Same na kawali. Ang hirap maghugas, no? So, ayan na nga. So, naisalin na natin yun. Diba? Nakita nyo, naisalin na natin. Ilalagay naman natin si gata. So, dalawang, dito kasi nabibili ang gata. Yung merong nakabalot na ganun. Kilo-kilo kasi yan, guys. So, dalawang balot ang binili ko. Yun nga pala ay ano yan. Ganyan ang kulay kasi ginamit ko dyan na salt ay yung Himalayan salt. So, may mga Himalayan pa tayong natitira. So, gagamitin natin yan. Tansyahin lang, guys. Ako kasi pag nagluluto, nakita nyo naman, diba? Puro tansya lang ako. Ayan, syempre, kailangan natin siyang halu-haluin ang gata. Gaya natin yung siling green natin. Mas masarap pa kung mahilig kayo sa maanghang. Kung meron kayong siling pula, lalagyan natin. Ayan, nilagyan ko ulit ng paminta ang ating gata. Kasi mahilig nga kami sa kaunting spicy. Oo. So, at saka mas masarap kasi yan kapag medyo maanghang ang hipon sa gata. Ayan na guys, kumukulo-kulo-kulo na. Ayan. Syempre nga pala nilagyan ko ng kaunti lang guys ha, ng sugar para yung lasa ng gata at ng hipon ay mag-balance ang lasa niya. Tama ba? Basta yun, mag-balance ang lasa. At pwede naman hindi nyo lagyan, nasa inyo na yan. Pero kasi ako, nilalagyan ko. Kaunti lang naman, guys. Hindi naman masyadong madami. Kung bawal sa inyo, wag na lang yung lagyan ng sugar. So, ayan, ibabalik na natin ang ating hipon. Oo, naginis sa kanina. Kaya, hindi ko masyado siyang niluto. Dahil dyan ko siya lulutuin ng medyo katagalan lang kasi kailangan natin palaputin pa ang gata. Oo, kaya ako yan pinakukuluan yung gata bago ko ilagay sa hipon para madali na siyang gumata. Yung makukuha mo na yung gusto mong luto sa gata. Diba? Perfect! Oo. So, ayan. Wala nang edit yan. Short or ano kasi kailangan natin sa premiere. Syempre, kailangan natin sakto kasi ang hirap din kaya ng mga admin natin sa ating mga team. Kung hindi dahil sa kanila, syempre, hindi rin tayo magkakaroon ng premiere. Kaya, shoutout sa mga mababait kong admin. Si Ma'am Jimejos ng Team Attackers na nga naman talaga. Napakasipag niya, guys. Shoutout po kay Team Attackers admin Jimejos. At meron pa rin ako isang Team Academy na admin ko naman ay si Ma'am I am Prince. Yes. So, ayan na nga guys. Nakita nyo na. Hindi ko na na-explain kung ano nangyari sa ating niluluto para humaba lang ang ating vlog. So, ayan na nga guys. Kailangan nyo lang ay tiprahan yan. Gusto nyong timpla na panlasa nyo, nasa inyo yan, kung ano pang gusto nyo nilagay dyan. Basta ako, ang nilagay ko dyan, guys, ay yung hipon na cubes. Yes, hindi ko na napakita, nakalimutan ko na namang i-vlog. Akala ko kasi minsan ay nag-deplay na. Yun nga pala ay nilagyan ko ulit siya ng salt yung ating niluluto. So, ayan, ganyan lang. Halu-haluin nyo lang hanggang sa medyo naglalapot na talaga siya at kitang-gata na, guys. Alam nyo ba na napakasarap niyan? Oo, napakasarap niyan para sa akin. O, kasi ako ang nagluto. O, diba? Lagi tayong masaya dapat kahit marami tayong iniisip. Enjoy lang natin ang ating pagbablog. Ayan, syempre nabubulol na naman ako. Bakit ganun? So, ayan, focus natin sa ating niluluto. Oo, ayan, nagmamantika-mantika na siya. Ayan, nag-iba na ang kulay niya. Oo.
At mamaya nga pala guys, pagtapos niya na parang nakuha niyo na yung gusto niyo sa gata at kumapit na yung lasa niya sa hipon, ay ilalagay naman natin guys yung ating gulay. Oo, masarap kasi yan guys sa merong kalbos ng kamote. Wala kasi ngayon akong nakitang malunggay. Lalagyan ko pa din sana yan ng dahon ng malunggay. Ang sarap ng lasa kapag may mga ganong gulay. At ito nga ang sinasabi ko. Ayan na ang ating talbos ng kamote. Yes! Ang sarap na niya. Nakikita nyo ba? Natatakam na naman tuloy ako habang ini-edit ko ito guys. Promise talaga hindi kayo mag tawag dito. Magsasawang lutuin ito. Lalo na kung may mga bisita kayo minsan na gusto ng ibang luto naman sa hipon. Yung hindi laging luto sa butter, hindi yung sinigang, yung ganun. Yung para may iba naman, lagyan nyo naman ng gata. Ayan nga, at marami na akong vlog dyan na panay gata sa hipon or sa ibang lutuin may gata. So, marami na tayong naluto dyan. Siguro 500 videos na ang meron ako dito sa aking channel guys. So nag-i-enjoy naman ako sa aking pagbablog sa panang ganito-ganitong pagluluto. At hindi lang yon, gusto ko rin kasi kahit kaunti lang may nai-share ako sa inyo na konting kaalaman sa pagluluto kahit hindi tayo chef na tunay. Oo, pero kahit hindi ka chef or nag-aral ng pagluluto, madali lang tayo matutong magluto, lalo na tayo mga Pilipino guys. So I'm proud of Filipino. Char. Oo, totoo yan. So ayan na, malapit na tayo magtapos at malapit na rin yan, luto na yan guys. So pinapakita ko lang, luto na talaga yan guys. Oo, pinapakita ko lang sa inyo, ipinapokus ko lang sa inyo kung kaano siya kasarap. At syempre nakataya pa rin sa inyo kung paano nyo siya pasasarapin. Tama ako. O, diba? So, ito na nga lang guys ang may share ko ngayon ng ating vlog ay paano po niluto ang hipon na may gata at may talbos ng kamote. Guys, ha, pwede rin yung malunggay. Masarap din yun. Masarap din yun. Papasarap sa hipon na may gata. O, diba? Kasi iba-iba kapag may ganyang gulay na inihahalo sa mga ganyang bagay na luto. So, yan na guys. Magpapaalam na ako kasi hinihingal talaga ako pag nag-voice over tayo. Hindi kasi ako nagsasalita, diba? Pag ako nag-video. So, voice over na lang tayo. So, yan na ang finish ko guys sa aking niluto na napaka sarap para sa akin kasi pinaghirapan ko. Bye!